service po kami ay makagaan-gaan po dahil sa tribyang iyan na tulong din po nila, eh lalo po talaga kami nahihirapan po. Yan ang reklamong inilapit ng ilang residente ng Talim Island sa Binangonan, Rizal sa ACCIS party list. Bigla raw tumaas ng 10 piso ang dating 40 pesos na pamasahe sa bangkang nagtatuwid sa kanila papuntang Binangonan Port. Nangyari umano yan matapos ang trahedya sa tumaob na bangka sa kanilang lugar dahil sa pananalasa ng Bagyong Egay noong nakaraang linggo. Mas tumaas po yung bayad at nagkanoroon na rin po ng bayad ng mga bata at mas mataas na din po yung bayad ng mga kargamento. Sa pagpunta ng aming team sa Binangonan Port, naabutan namin si Alias Nena na may sari-sari store sa Talim Island. Kwento niya, hirap daw itong makasakay dahil hindi na maaaring pagsamahin sa iisang bangka ang pasahero at mga kargang gamit. Bukod sa doble pasahe, wala umanong bangka na bumabiyahe para isakay ang kanyang mga pinamiling paninda. Anong oras po kami umalis pa ng isla? Alas 6 pa po ng umaga. Iniisip nga po namin yung pagsakay. Kaya naman po naglakas daw kaming sumakay sa makahangina. Ang sabi, bukod daw po yung karga ng may sakayan po daw na bangka ng para sa kargo namin, ng aming mga kargada, kaysa sa tao. Kaya po kami umalis. Ngayon po, anong oras pa po kami dito? Ay, wala po kami masakyang bangka. Ang epekto niyan sa mga residente sa Talim Island, agad ding nagmahal ang mga pangunahing bilihin sa isla. Sobrang hirap po sa amin. Imbis po kami ay makagaan-gaan po dahil sa trabyang iyan na tulong din po nila, eh lalo po talaga kami nahihirapan po kasi sa taas ng pamasahe, maaari pong tumaas din po yung mga bilihin po namin dito sa isla. Matapos idaan ang reklamo sa ACCIS party list at Erwin Tulfo on air, agad din naman ibinalik sa dating 40 pesos ang pasahe sa bangka. Walang opisyal na gustong magpaliwanag sa nangyari. Ayon naman sa Maritime Industry Authority o Marina, hindi maaaring biglaan na magtaas ng pamasahe dahil may proseso umano ito. Even ko kahit hindi po regarding sa incident or whatever, sabi ko, anong dahilan man ang pag-increase na kung hindi man, kahit hindi related doon, anything that would, an activity or any event in the passenger pairs, dapat may notice pa rin sa atin. Okay. So yung sabi nyo nga, nag-increase sila, agad-agad, karakaraka nag-increase. Hindi po tama man, medyo may violation sila na commit po sa atin sa regulasyon ng CPC, especially sa CPC na nasa terms and conditions. Okay. Dapat may notice po yan sa Marina. Dagdag pa ng Marina, iimbestigahan nila ang nangyaring taas singil sa pasahe at pagpapaliwanagin ang mga bangkerong nagpatupad nito. Alright, partner, nasa linya ng ating telepono si Engineer Mark Pascua, ang NCR Regional Director ng Maritime Industry Authority o Marina. Magandang umaga po, Director Mark. Good morning po, Sir Erwin. Congressman, magandang umaga po sa inyo at mga nakikinig po sa inyong pong programa, sir. Opo, kausap po. Kasama rin po natin si Ms. Nina Corpus, ang aking pong partner, Engineer Pascua. Sir, nakausap niyo na ba ito mga tauhan niyo sa Binangonan? Kasi po, pero I heard na nung inilapit namin sa inyo at mukha na natawagan niyo yata ang mga tauhan niyo sila, yung mga bangkero, biglang bumaba ang pamasahe kahapon din. So ito po ba yung resulta ng kagad na ninyong inaksyonan yung inilapit naming reklamo ng mga kababayan natin, Director Pascua? Po kayo dyan, sir, kasi unang-una po, dapat ko nga po yung complaint ng ating pong mga mananakay dun sa ito, nausap ng aking pong mga tauhan at tingnan ito. At nalaman po nga po, sir, na meron silang CPC sa rate po nila, may nakasaad doon, but unfortunately po at hindi nila sinunod. Lahat po ng mga upward adjustment or downward adjustment, dapat may notification po sa Marina. Mm. Although, ang regime po kasi ngayon sa Erwin, Congressman, sir, deregulated scheme na po with regard to rates po. But nevertheless, if ever they will apply for upward adjustment o pataas na pamasahe, pababa man din or pababa, dapat meron din naman silang notice po pa rin sa amin po sa Maritime Industry Authority.
Sir, ano raw ang reason ng mga ito, ng mga may-ari? Alam ko, ang bankero po ay nagpapatupad lang. Hindi sila may-ari niya. Hmm. Meron talaga mga may-ari ng bangka na ito. Ano raw ba ang dahilan nila na hindi naman po mayayaman ang mga tao dyan sa Talim Island? Hindi naman po ikanga mga milyonaryo. Siyempre, 10 piso, malaki na ho yan. Engineer, ano raw ang dahilan nila, sir? Ganito po yan, sir. Kasi po ang prangkisa po kasi natin ngayon, kung ikay mag-a-apply, yung nga po, regulated na siya, market-driven po. Ibig po, kung ilan ang yung in-apply at yung kabila, meron pong, kumbaga, binibigyan sila ng parang palayaan na magsabi sa amin kung magkano ang kanilang pasahe, pero depende po yan sa market. Kasi kung napakataas po ang kanilang bibigay, yung bankero, makabilang bankero ay mas mababa at ang servisyo naman ay mas maganda sa mas mababa. So, antimano yung mananakay ay dun po siya sa mas mababa na kwan. So, marami pong mga factors din po kasi sa nang nag-take kung bakit ganoon ang pasahe na binibigay. In-apply po nila sa amin ang rate. Mm. Ngayon po sa Talim Island, ang understanding ko po dyan, nung sila nag-apply before the pandemic, meron po silang binigay na rate po doon. At yun nga po, sir, of course, inonotice pa rin naman yan, ipapublish at ipapadyaryo. At usually, yung rate pinapaskill nila sa kung sama ang conspicuous places ko para makita ng mga mananakay. At meron din naman pong pwede naman pong magsulat ang mga mananakay na pwedeng sabihin sa marina na napakataas naman ang ina-apply nila. But po, yun po ang proseso po natin, Sir Erwin. Nasunod po ba, Sir Engineer Pascua, yung proseso na yon? Kasi parang nagulat po yung mga pasahero, parang walang notice. Dama. And nangyari pa tong trahedya na to. Mm. Tapos saka biglang tumaas po, hindi lang naman 2 piso, 2 piso, 10 piso po ang itinaas. Ang understanding ko po, base sa pagkakabasa po ng kanilang complaint, actually po, sa CPC po nila talaga ay 50 po, para akin pa, kung hindi po ko nagkakamali. Yung nga lang po, bigla silang nagbaba na 40, and then all of the sudden, because of this accident, bigla nilang binilag si 50. Pero meron po rin hindi po, meron prosesong hindi nasunod doon sa pagbaba nila, although downward adjustment yan, dapat may notification yan sa marina. Kasi katulad ngayon, bigla nilang inakyat, at the very instant po, hindi nila sinunod yung 50 na in-apply nila na kasi yun na nabigay sa kanilang passenger rate nung una po, before the accident. So, meron din po mga masasabi natin hindi proseso nilang nasunod sa pagbaba and then pagtaas, yung downward and upward adjustment. Alright, engineer, ganito na lamang po. Sino ang nag-aproba dyan na i-deregulate na po yung pamasahe? Sino po ang which agency ng gobyerno para makausap ko ho? Kasi this is not the time na mag-adjust, magbaba ng mga presyo kasi loss-loss situation po ito eh. Pag magbababa ba, ang kawawa din, siyempre yung operator, yung bankero. Pag tinaasa mo naman yung pasahero, maapektuhan, di ho ba? Parehong talo. Kaya nga, sino po ang nag-deregulate nito? Kayo ho ba ang marina na, sige, kayo, kanya-kanya na lang kayo, kayo nang bahala mag-desisyon, taasa ninyo, babaan ninyo. Which agency, sir? Ang marina po, sir, ay meron po kaming Republic Act 9295, deregulating the domestic shipping. So, nakalagay po doon sa batas na yun, sir, na deregulated na nga po ang passenger rate. At ganun din po sa pagbibigay ng prangkisa. So, sa barko, sa mga bangka, sa mga motorboat, yun po ang naging takbo, sir. So, marina po, kami po ang nagkaroon ng authority through a Republic Act for the regulation of passenger rate po. Pero kailangan no sigurong bantayan ho ito ng mabuti, sir, kasi baka maabuso. Yes, oho, yes, ang pangyayari po kasi dito, Engineer Pascua, since sila-sila na lang, pwede naman no mag-uusap-usap. Kunwari, ako may bangka, si Miss Ninya may bangka, yung aming makeup artist may bangka, mag-usap-usap tayong tatlo na, uy, taasa natin ha, para kunwari, sabay-sabay tayo. Which is very unfair, sir. Nakapunta na po ba kayo sa Talim Island, sir? Ako nadadaanan ko po lagi yan.
Yes, sir. Nakapag makailang beses na po kami nagpunta doon na nagkaroon po kami ng mobile registration last year. Oh. At alam niyo po, lagi po namin silang pinupulong last sa mga lisensya po nila na mag-comply. Oh. So, sa unang tanong mo, sir, yes, sir, mayroon po kami intervention power naman po ang Marina kung ito ang exorbitant ang kanilang pamasahe o kaya naman ay nagkakaroon ng unfair competition po ba na kumbaga meron ng usap-usap pa, ibaba natin, ganun natin, would be really tapuan yung mga pananakay po. Eh, meron po kaming power hindi na lang, intervent po. Hindi lang pagtaas ng pamasahe, Engineer Pascua, pati bagahe may bayad na. Pati ang bata na dati pwede mong kandungin, may bayad na rin. Dinaig pa po yung mga jeep natin. Ay, paano ho ito ngayon? Ano hong gagawin? Since deregulated na, tinatanggalan ho kayo ng kapangyarihan ng naturang deregulation dahil hindi nyo na po pwedeng manduhan ho ito. Ano ho ba talagang kalakaran ngayon? Libre pa rin ba ang bata? Kasi na-address po yung pamasahe. Pero yung bata raw may bayad na, yung kargamento may bayad na, isasakay sa ibang bangka. So, ano na lang ho ngayon ang pwede ninyong gawin? Since this is deregulated, you gave them the freedom to do their own thing, engineer. Ano naman po, sir? Kung halimbawa wala sa declaration nila, halimbawa, no, cargo po, halimbawa, dapat po, idiniklara din po nila sa pag-apply nila kung magkano ba ang kanilang sisingilin. So, hindi rin po... Kaya nga, sir, may bayad po ba in the first place ang mga kargamento sa inyong pagkakaalam o libre po ito from the very start? Kung wala pong naka-apply sa amin na cargo po na maniningil sala, hindi po pwede. Sir, I advise you to look that again. Ito pong kanilang application. Kung kasama dyan, libre. Tapos number two, pakitignan nyo na rin yung mga bata kung may bayad din ho ba ang bata. Kasi sa jeep po, pwede mo kandungin yung bata, ay libre. Eh bakit dito po hindi? Pwede rin kandungin. Mas dapat nga kandungin ng nanay ang kanyang anak para kung sakasakaling palayo lang magka-disgrasya, may kahawak-hawak ng nanay ang kanyang anak. So dapat to siguro reviewin natin muli ito, engineer, after we talk. Look into this, yung pag-ahe ba may pamasahe, yung bata ba may masahe. Kasi kung yung kanilang application ng franchise ay wala, dapat wala po ito, tuloy-tuloy. Di po ba, Engineer Pascua? Yes, yeah, tama po, sir. Tama po. We will re-review po natin, yes, sir, ang kanila pong nakasaad doon kung may paglabag sa conditions na kanila pong CPC grant po sa kanila po. Anyway, salamat po at salamat na rin sa inyong mabilisang aksyon at binalik po nila yung to 40 pesos yung 50. Binalik. So, salamat po sa agarang aksyon po ninyo. Pero ang gusto ko po, sir, masolusyunan na rin ang kargamento ba may pamasahe, ang mga bata ba may pamasahe, hanggang ilang taon ang libre. Gusto ko pong malaman. Ano po, Engineer Pascua? Opo, ano po, makakasa po kayo, sir, na amin pong titingnan na maigi ang kanilang CPC. Lalo na kasi ang importante po sa amin din yung safety po na mananakay na hindi na po makulit yung over what lumagpas sa kanilang po kapasidad yung kanilang pong bangka.